Bukas na raw posibleng iproklama ng COMELEC ang mga nanalo sa pagkasenador at party list. Kasunod naman ng mga aberya nitong eleksyon 2019, may mga nagmumungkahi ng ibalik na lang sa mano-mano ang bilangan ng boto sa susunod na eleksyon. Makibalita tayo kay Ian Cruz. Ayan. Sa presidential election sa 2022, mano-manong bilangan ng boto ang gusto ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL. Yan ay para daw mas maging transparent ang botohan. Yung pagbibilang sa presinto, alam mo, one day lang yan eh. One day lang. Malaking bagay kasi nakikita ng mga tao. Sabi ni Lagman, mas mahalaga ang transparency kaysa sa layunin ng automated elections na mas mabilis na bilangan ng boto. Hindi rin daw katanggap-tanggap ang mga aberya nitong election 2019. Gaya ng mga nag-malfunction na vote counting machine at voter registration verification machine at mga depektibong SD card. Pag merong mga problema o concern sa SD card o mga sigalot, eh parang sinasabi mo sa taong bayan, baka hindi mabilang ang boto mo. Sagot naman ng Commission on Elections. Wala namang problema sa COMELEC mag-manual. They just have to amend the law and make it manual again. Kaugnay naman ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa pagkasenador at party list, sabi ng COMELEC, posibleng bukas sa ito maganap. With 1,050,681 votes from Isabela Province expected tonight, I think at this point, it's a pretty sure bet that we're going to have a proclamation tomorrow. Naghahanda na rin daw ang National Board of Canvassers para sa proklamasyon bukas. Ayon kay COMELEC Spokesperson Director James Jimenez, sa umaga, posible ang proklamasyon ng mga nanalong party list group. Sa hapon o gabi naman, sa mga nanalo sa pagkasenador. Bagaman wala pang pasabi ang Malacanang, naghahanda na rin ang NBOC sakaling dumalo si Pangulong Duterte sa proklamasyon bukas. Ian Cruz, GMA News.